Magandang hapon sa lahat ng sumusubaybay ng DSWD Virtual Presser. Narito kami muli upang ibahagi ang mga napapanahon at mga bagong ulat ukol sa implementasyon ng Bayanihan 2 at ikalawang bahagi ng Social Amelioration Program o SAP sa ilalim ng Bayanihan 1. Sa ilalim po ng Bayanihan 2, ang DSWD ay naatasan na mamahagi ng emergency subsidy sa mga low-income families na naninirahan sa mga lugar na sumasailalim sa granular lockdown na natukoy bilang critical zones ng Department of Interior and Local Government at ng Regional Interagency Task Force o RIATF. Kabilang din sa mga benepisyaryo ng emergency subsidy ng Bayanihan 2, ang mga overseas Filipino workers na napauwi o mapapauwi mula ika-14 ng Setyembre hanggang ika-19 ng Disyembre ng taong kasalukuyan sa mga kadahilanan na sila ay hindi dokumentado o nakapasok sa ibang bansa na walang kaukulang dokumento, natanggal sa kanilang mga trabaho, hindi nabigyan ng tulong mula sa Department of Labor and Employment sa OWA sa NRCO na nakasaad sa isang sertifikasyon mula sa alinmang nabanggit na ahensya. Kabilang din po sa makakatanggap ng emergency subsidy ay ang mga kwalipikadong pamilya na hindi nakatanggap ng first at second tranche sa ilalim ng SAP ng Bayanihan 1. Nais po nating banggitin na ang emergency subsidy under Bayanihan 2 na nagkakahalaga ng hindi bababa ng 5,000 piso at hindi hihigit sa 8,000 piso ayon sa umiiral na regional wage o maximum subsidy per region ay isang beses lamang pong matatanggap ng benepisyaryong pamilya na natukoy sa Bayanihan 2. At sa ating mga updates, nais po nating ipahayag na ayon sa aming huling tala, umabot na sa higit 43 milyong piso ang naipamahagi sa ilalim ng ating programa sa Bayanihan 2 para sa mahigit 8,000 na mga pamilyang benepisyaryo na nasa granular lockdown areas. Dagdag po dito, nasa mahigit 526 milyong piso naman ang naipamahagi na sa mahigit 79,000 na mga pamilyang karagdagang benepisyaryo. Para naman po sa second tranche ng SAP at para sa ating mga kababayan na nagtatanong kung ano na ho ba ang status ng pamamahagi ng second tranche ng SAP, nais nating ipabatid na nasa mahigit 86.6 bilyong piso ang naipamahagi na ng DSWD sa pamamagitan ng manual at digital payouts sa mahigit 14.4 milyon na mga pamilyang benepisyaryo ng SAP. Kabilang po dito, ang mahigit 1.3 milyon na benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program, mahigit 6.1 milyong low-income non-4Ps na mga pamilya, higit 3.3 milyon na mga waitlisted low-income non-4Ps sa buong bansa, at mahigit 1.8 milyon na mga waitlisted na mga pamilya mula sa mga identified ECQ areas. Idagdag din natin ang mahigit 242,000 na mga pamilya na mga TNVS and PUV drivers. At kasama rin sa bilang na iyan, ang mahigit 141,000 na mga benepisyaryo ng tulong pangkabuhayan para sa mga disadvantaged or displaced workers ng Department of Labor and Employment. At mahigit 264,000 na mga pamilyang benepisyaryo ng financial subsidy to rice farmers sa ilalim naman ng Department of Agriculture. Sila po ay nakatanggap ng top-up o karagdagang halaga mula sa nauna ng naipahatid na ayuda ng mga ahensyang nabanggit. At ang DSWD ay patuloy po na tumatanggap ng mga katanungan mula sa iba't ibang platforms hinggil sa implementasyon ng second tranche. At ngayong araw, ilan sa mga ito ang ating bibigyang linaw at kasagutan.
Kaya't sa hapong pong ito, kasama natin si Director Ferdinand Budeng, ang head ng Agency Operation Center ng DSWD, at siyang mangunguna sa pagsagot ng inyong mga katanungan. Magandang araw po sa inyo, Director Budeng. Bago po tayo magpatuloy sa mga katanungan, mayroon lamang po tayong nais ipalabas bilang pagbibigay linaw sa mga katanungan na amin pong natanggap. Hindi ka pa ba nakakatanggap ng second tranche ng Social Amelioration Program o SAP? Alamin ang mga dahilan. Sino-sino ba ang eligible na makatanggap ng emergency subsidy sa ilalim ng second tranche ng SAP? Maaari lamang makatanggap ng pangalawang bahagi ng ayuda kung kabilang ka sa nabigyan ng ayuda sa unang bahagi ng programa. At base sa balidasyon na ginawa ng DSWD, ikaw ay kabilang sa mga kwalipikadong low-income na pamilya sa programa at walang duplikasyon sa pagbibigay ng ayuda mula sa iba pang ahensya ng pamahalaan tulad ng SSS, DOLE, at DA. Ang inyong lugar ay kabilang sa naitalagang bibigyan ng pangalawang bahagi ng ayuda base sa kasulatan galing sa tanggapan ng Pangulo. At kabilang ka rin sa karagdagang 5,000,000 benepisyaryo ng SAP base sa isinumiting listahan ng mga lokal na pamahalaan sa DSWD. Ano-ano ang mga lugar na kabilang sa pangalawang bahagi ng ayuda o second tranche? Makakatanggap ng second tranche ang mga lugar na kabilang sa nabigyan ng unang bahagi ng ayuda at ito ang mga sumusunod. NCR, Region 3 maliban sa lalawigan ng Aurora, Region 4A, Benguet, Pangasinan, Iloilo, Cebu Province, Bacolod City, Davao City, Albay Province, at Zamboanga City. Kabilang rin ang mga lugar o rehiyon na nagsumiti ng karagdagang listahan sa DSWD ng mga kwalipikadong benepisyaryo. Magkano nga ba ang inaasahang matatanggap ng cash assistance ng pamilyang benepisyaryo ng second tranche? Para sa mga makakatanggap ng ayuda sa pangalawang pagkakataon, ang halaga ng kanilang matatanggap ay katumbas ng isang buwan ng umiiral na regional wage. Samantala, ang mga waitlisted o left outs ay makakatanggap ng ayuda na katumbas ng 2 buwan ng itinakdang regional wage. Para sa karagdagang paglilinaw hinggil sa second tranche ng SAP, maaari kayong tumawag sa aming hotline numbers sa DSWD Central Office at DSWD Field Offices. Maraming salamat!
nais po nating bigyang linaw na ang mga benepisyaryo ng emergency subsidy sa ilalim ng Bayanihan 2 ay iba po sa mga benepisyaryo ng Social Amelioration Program. Ngayon din po, nais nating banggitin na ang mga benepisyaryo ng emergency subsidy sa ilalim ng Bayanihan 2 ay minsan lamang po makakatanggap ng ayuda. At gaya nga po ng ating nabanggit, narito si Director Budeng para maging kasamahan natin o maging makasama natin siya sa pagtugon sa mga grievances na ipinapaabot po sa aming social media platforms. At para po sa ating unang katanungan mula kay Marilyn Imaysay Ebtilia, DSWD, waitlisted po ako, nakuha ko December 5. Binigyan ako 8,000. Ngayon, 16,000 na sa barangay na hindi, kung hindi pa daw po siya nagreklamo, ay hindi maipapabot. Kaya ngayon, buo na. Paano naman daw yung matagal nang naghintay at inabot sila? Paano daw po ba ito makukumpleto, Director Budeng? Magandang araw, Marilyn. Ano? Ang pagbibigay po ng ayuda ay base sa ibinigay na payroll ng regional office. Maaring nauna lamang po ang unang bahagi ng iyong ayuda at may susunod pa. Nais naming ipaalam na walang binabago ang sinumang nakatalagang gumagawa ng payroll. Kung ano ang ipinasa sa amin ng regional office ay iyon lamang ang ginagawaan ng payroll. At maidagdag ko pa, no? Yun po kasing, baka yun pong natanggap ninyo ay parte ng Bayanihan 2. Ang Bayanihan 2 kasi is isang beses lang makakatanggap. So, yung mga beneficiaries ng Bayanihan 2 ay isang beses lang. Kung napasama ka sa waitlisted, ay isang beses ka lang makakatanggap. Pero doon sa Bayanihan 1, kung maalala nyo, mayroong first trans at saka second trans, dalawang beses po na 8,000 ang makukuha ng beneficiary doon sa Bayanihan 1. So, maaaring doon ka sa Bayanihan 2 napunta, kaya 8,000 lang ang iyong natanggap. Maraming salamat po, Director Budeng. Susunod po na katanungan. Bakit nagbigay ng Bayanihan 2 gayong hindi pa tapos ang second tranche? Paano na lang po kaming hindi pa nabigyan? Director Budeng. Para po sa paralaman ng lahat, maaari naman kung isabay ang Bayanihan 2 sa kasalukuyang pag-implementa ng second tranche. Sapagkat ang mabibigyan lamang ng ayuda para sa Bayanihan 2 ay ang mga low-income families na nasa granular lockdown lamang. Magkaiba ang pinatutupad na guidelines na Yung tungkol po sa kasagutan ng tanong, ano, maaari naman pong isabay ang Bayanihan 2 sa kasalukuyang pag-iimplementa ng second trans. Sapagkat ang mabibigyan lamang ng ayuda para sa Bayanihan 2 ay ang mga low-income families at saka yung mga na-identify na iba pang beneficiaries na nakukonsider na waitlisted. Magkaiba ang pinatutupad na guidelines ng dalawang programa. Maraming salamat po, Director Budeng. Tama po ang nabanggit ni Director Budeng. Magkaiba po ang mga ipinapatupad na panuntunan sa ilalim ng Bayanihan 2 Social Amelioration Program at yung naman pong pamamahagi ng emergency subsidy sa ilalim naman po ng Bayanihan 2. Susunod po na katanungan, Director Budeng. May mga benepisyaryo ng 4-piece at SOCPEN na disqualified para sa SAP. Tama ba ito? Kung kayo ay lehitimong 4-piece beneficiary, ay siguradong makakatanggap kayo ng ayuda. Sa katunayan, kayo ang unang nabigyan ng ayuda. Maaari namang makwalify ang nasa ilalim ng SOCPEN, lalo na kung sila ay kabilang sa low-income family at walang ibang naghahanap buhay sa pamilya. Nais lamang po nating dagdagan ang naging kasagutan ni Director Budeng na itong mga Pantawid Pamilya Pilipino Program beneficiaries ay nakatanggap po ng top-up o karagdagang halaga doon sa kanilang kasalukuyang tinatanggap na cash grants upang ma-meet po yung maximum subsidy per region.
So yun po yung naideposito doon sa kanilang mga cash cards at tinanggap na SAP. Gayun din po sa nabanggit ni Director Budeng na kung ang isang social pensioner ay kabilang naman sa isang pamilya na low income at na-assess na talagang walang pinagkukuhanan ng pagkakakitaan sa panahon na ito, ang pamilya po na iyon ay makakatanggap ng kanilang ayuda. Susunod po na katanungan, nakatanggap ako ng text mula sa Robinson's Bank, ngunit walang PIN na binigay. Ang sabi ni Robinson's Bank ay kay DSWD daw kunin ang PIN. Hindi namin nakuha ang ayuda dahil wala kaming PIN. Mga impormasyon na nasa kanila. Ang magandang gawin dyan ay makipag-ugnayan kayo sa inyong regional office, field office. Kung halimbawa nandito kayo sa NCR, sa regional field office ng NCR, ng DSWD, upang malaman kung ano yung iyong gagawin. Sila naman ang magsasabi kung ano ang dapat nyong gawin. Maraming salamat po, Director Budeng, sa inyong pagtugon sa mga katanungan. At nais rin naman po nating banggitin itong pinadala sa ating social media platform mula kay Ednalyn Pacubas ng Lardizabal, Sampaloc, Manila, na wala pa daw pong natatanggap na ayuda, Director Budeng. Yung kanyang marami kasi yung ibig sabihin ng unpaid maaring siya ay napasama sa deduplicated beneficiaries, ibig sabihin na duplicate siya, nakatanggap siya sa ibang ahensya, so hindi na siya pwedeng bigyan dito sa ibinibigay ng DSWD. Meron din yung nagkaroon ng problema ng data o sa kanyang personal information na nailagay doon sa payroll at hindi tinanggap po ng mga financial service provider. So, hindi ang resulta noon ay hindi nakuha yung kanyang ayuda. Ang dapat gawin dyan ni Ma'am Pacubas ay magsadya lang sa regional office ng DSWD para sa ganun ay mai-correct kung halimbawa man na nagkamali yung data, mai-correct yung mga data para sa ganun ay mai-include kaagad sa payroll ang kanyang pangalan. Maraming salamat po, Director Budeng. Nais po nating banggitin na mula po dito sa aming listahan, si Ms. Ednalyn Pacubas ng Sampaloc, Manila ay nasa listahan po ng unpaid beneficiaries dahil kulang po ng contact number o mobile number. So tama po yung nabanggit ni Director Budeng, kayo po ay lumapit sa aming field office upang ang impormasyon na ito ay maisumite ninyo at ma-process na po ang inyong ayuda. Po nakatanungan mula kay Honored Citro Iremasor, bakit po dito sa Barangay 650 Port Area Manila kahit isa wala pa pong natatanggap? Maraming salamat din po sa sagot. Kay Honored, yes kailangan lang talaga na may makapunta sila doon sa regional office ng DSWD para malaman kung anong naging problema. Kasi isang buong barangay yata ito. So, merong problema ito sa paggawa ng payroll. I suggest na dapat makipag-ugnayan sila sa regional office ng DSWD sa madaling panahon para sa ganun ay ma-correct agad kung ano man yung naging problema. Salamat po, Director Budeng. Susunod po, from Jeanette Sarmiento. Hello, good afternoon. Kasama po kami sa waitlisted at nasa amin po ang kalahati ng form. Pero di po namin na-claim ang pera dahil po sa wrong entry ng name sa StarPay
at mali pong pag-encode ng first name sa master list. May reference number po at naka-payout kami ng September 18 pero di na po namin na-claim till now. At paso na raw po ang reference number. Magki-claim pa po namin ang amin SAP from Region 4A, Pililia, Rizal. Ang pang... Opo, kay Ma'am Janetta Sarmiento, kung nakalagak yung pera doon sa inyong account, doon sa FSP, sa Financial Service Provider, hindi po magagalaw yan. Mananatili yung pera na nandyan sa inyong account hanggang sa hindi maayos yung inyong problema sa pag-claim doon sa pera na yon. Subalit kung halimbawa ang pera ay idinaan doon sa nag-subcontract na halimbawa si GCash, sinubcontract niya si M. Luillier na magbayad sa inyo, ay nagkaroon ng mali yung data ninyo, ibabalik talaga ni M. Luillier yung pera sa DSWD para yun ay i-re-repayroll para doon sa susunod na pagbibigay sa inyo. So, hindi naman mawawala yan, i-re-repayroll lang. Pagkatapos, habang nire-repayroll yung inyong pangalan, inilalagay sa payroll na yung inyong pangalan, ay kinukorek naman yung data para sa ganoon. Ay wala ng problema pag nag-distribute ulit ng ayuda. Salamat po, Director Budeng. Susunod na katanungan mula kay Diane Musni. Diane Musni ng San Isidro Rodriguez Rizal. According kay Diane, yung sa akin po, di ko pa nakukuha pero nasa master list ang name ko noong August. Di ko pa po na-claim, gawa po na invalid po number ko noon. Makukuha ko pa ba yon? Taga San Isidro Rodriguez Rizal. Salamat po. Sana po masagot ang aking katanungan. Opo, makukuha niyo po yon kung kagaya ng sinabi namin kanina, pag may mali yung mga inyong data, iko-correct lang naman yon. Pero ang importante dito is kailangan makipag-ugnayan kayo kaagad doon sa region ninyo ng DSWD office para sa ganun ay maayos. Kasi sila naman ang nag-aayos ng payroll eh. So kung sila yung nag-aayos ng payroll at naibigay niyo yung tamang data, so mariremedyohan kaagad yon. So, dapat madaliin nyo yung pagpunta doon sa regional office ng DSWD. Maraming salamat, Director Budeng. Susunod po, Ricardo Del Rosario. Ricardo Del Rosario, good PM po. Bakit hanggang ngayon wala pa rin akong nakukuha na second tranche? Unang nakuha ko ay April 24. Ilang buwan na rin ang nagdaan. Marami sa kabarangay ko nakakuha na. Bakit po ganon? Kay Sir Ricardo Del Rosario. Kung nakasali kayo dun sa first tranche at walang problema sa inyong pangalan, halimbawa hindi kayo nadiduplicate, matatanggap nyo yung second tranche. 100% yan na matatanggap nyo yung second tranche. Kung bakit na-late kayo na makatanggap, kasi matagal na pong nai-distribute yung second tranche, maaring may problema doon sa data. Palagi kong sinasabi ito na baka mayroon wala kayong middle initial doon sa payroll o wala kayong cellphone number. So walang magagamit ng FSP na mag-contact sa inyo para sa ganun ay masabi na nandun na yung pera ninyo. So, kung hindi nyo natanggap ito, iko-correct naman ito kaagad. No? Iko-correct na kaagad ng DSWD ito para sa ganun ay magkakaroon ulit ng redistribution. Maaring hindi na through financial service provider, baka direct payout na yung gagawin. Maraming salamat po, Director Budeng. Ang susunod naman po na katanungan mula kay Fatima Jimeno Guerrero.
Hanggang ngayon dito po sa Santo Niño, San Pedro, Laguna ay hindi pa namin natatanggap ang second tranche. Kailan po ba kaya namin matatanggap? Dahil kagaya ng palagi kong sinasabi, matagal na pong na-distribute ang second tranche. Ang mga hindi na lang po nakakakuha doon sa second tranche ay yung mga may problema ng data yung doon sa payroll. So, maaring kulang sa mali yung spelling ng pangalan, tapos walang cellphone number. Ang pinaka-debest dito na gawin ninyo is talagang makipag-ugnayan kayo doon sa inyong regional office, DSWD, para sa ganun ay maayos nila ang inyong data para wala nang problema doon sa pag-distribute. Salamat po mula naman kay Laila Ravas Soriano. Laila Ravas Soriano. Ayan. Okay. Marami po tayong mga natatanggap na mga mensahe. At dahil dyan, unahin na po natin to. Gandara Diaz. Good day po, ma'am, sir. Tanong sa... Yes. Yan. Okay. Habang hinihintay natin, no, meron rin tayong natanggap dito mula naman kay Evangeline Justiniano. Evangeline Justiniano ng Barangay Kaunlaran, Quezon City. Batay po dito sa aming listahan, Ma'am Evangeline, wala po kayong naisumite na middle name. Kung kaya nga po, gaya ng nabanggit ni Director Budeng, kayo po ay pinapayuhan na makipag-ugnayan sa aming field office NCR para ang inyong middle name ay maisumite at ma-process po ang inyong ayuda. Susunod po na katanungan mula kay Rachel Tangalin Ramos, paano po ako, sir, nasira na po ang SIM ko? Ano pong kasagutan, Director Budeng? Yun ang karamihan na ating naririnig dun sa mga beneficiaries natin na hindi pa nakatanggap na nasira yung SIM o kaya nawala yung SIM. Ang dapat yung gawin dyan, makipag-ugnayan talaga kayo dun sa regional office ng DSWD. Para sa ganun ay maayos nila, mailagay nila kagad yung bagong number nyo. At yun ang gagamitin nila na mag-contact sa inyo pag natapos na yung payroll. Salamat po, Director Budeng. Mula naman po dito kay Agnes Fernandez Saldivar. Magandang hapon po. Bakit sa asawa ko, kompleto naman po, LTFRB DSWD Batch 4. June pa po ito. Hanggang ngayon, wala pa po siyang natatanggap. Na may problema sa data or na-deduplicate sila, nakatanggap sila sa ibang ahensya tapos hindi na po sila pwedeng makatanggap dito sa IOD na ibinibigay ng DSWD kung ganun ang sitwasyon. Pinapayuhan po natin si Ma'am Agnes na ibigay po yung kompletong impormasyon, ang pangalan po ng inyong asawa, ang address at ang contact number para gaya nga po ng nabanggit ni Director Budeng, amin pong ma-validate dito po sa aming master list. Susunod po mula kay Ami Hokson Viola, nasa list na po ng GCash Quezon City. Wala na po reference na binabasa sa barangay. Kailan po makukuha yan? Patapos naman na po ang buwan ng Disyembre. Director Budeng, siguro, no, para matulungan natin si Ma'am Ami, pinapayuhan din natin siya na ibigay po sa atin sa comment section yung pong kanyang complete name, address, and the contact number para atin pong ma-validate sa ating pong master list. Susunod po from Casey Suelia, J.R. Suelia. J.R. Suelia mula sa Barangay Holy Spirit. Waitlisted po pero wala pa po siyang nakukuha. J.R. Suelia,
Barangay Holy Spirit. Kung waitlisted kayo sa second sa Bayanihan 2, kasalukuyan na nagdi-distribute ng ayuda para doon sa mga waitlisted ng Bayanihan 2. Pero kung waitlisted kayo ng Bayanihan 1, malamang na may problema. Palagi 'yun ang sinasabi natin, may problema kasi matagal na pong naibigay yung ano, yung second tranche ng waitlisted ng Bayanihan 1. May problema kasi kailangan talaga makipag-ugnayan kayo doon sa mga sa office na gumagawa ng payroll. Iyon ay yung regional office ninyo diyan sa regional office ng DSWD. Salamat po, Director Budeng. Wala naman kay Sherilyn Peho Iglas. Magandang araw po sa inyo. Paano naman po yung mga waitlisted? May pag-asa pa po ba na makakakuha dito sa San Jose Rodriguez Rizal? May pa po ako nag-apply for grievance. 7 months na pong naghihintay. May pag-asa po ba na makakakuha kami? Siguro. Kaya nga po nang nabanggit natin para kay Ms. Sherilyn Peho Iglas, nais nating banggitin na kung kayo po ay sinertipikahan ng inyong lokal na pamahalan to be eligible at hindi rin naman po nakatanggap ng ayuda mula sa ibang ahensya ng pamahalaan, matatanggap niyo po ang inyong ayuda. May mga impormasyon lamang po tayo na kinakailangang ayusin. Kung kaya nga po, gaya ng nabanggit na ni Director Budeng, makipag-ugnayan po sa aming field office sa Calabarzon upang ang impormasyon ay ma-process po. Susunod po, ito, Ms. Fatima Jimeno Hero. Fatima Jimeno Hero. I think Director Budeng, nauna na nating nabasa yung kanyang comment. Siguro ito ay follow-up na lang. Ang kanya pong address ay, ang complete name ay Milagros Fatima Hero. At siya po ay from Santo Niño, San Pedro, Laguna. At gusto po niyang ma-verify kung ang kanyang kung siya ay nasa ating pong master list. Maganda siguro, Director, kung maibigay niya yung number niya para sa ganun ay matawagan natin kaagad pag nakita natin doon sa... Sige po, pinapayuhan natin ang ating mga manonood na ipadala po through private message. Ipadala po ninyo through private message ang mga impormasyon na aming pong i-verify. Salamat po. Susunod po, from Katkat Evangelista. Paki-check naman po kung nasa master list ang asawa ko kasi po siya lang ang hindi nakasama sa list ng Mamatid, Kabuyaw, Laguna. Hindi naman po siya nakatanggap ng ayuda sa ibang ahensya. Po, titingnan na. Uli po, pinapayuhan natin ang ating mga manonood na ipadala po ang mga impormasyon na ito through private message. Susunod po, from Laila Rava Soriano. Sabi po ng MSWDO, sa inyo daw manggagaling yung payroll daw. Hinihintay lang po nila. Sana po mabigyan po kami December na. Marami sa amin, wala pa rin. Laging sinasabi ng MSWDO, maghintay daw. Kailan po talaga? Oo. Siguro, Director po din, no? Kay Ms. Oo. Soriano. Muli, pinapayuhan natin. Kay Ms. Laila Rava Soriano, pinapayuhan po natin sila na magpadala po sa atin ng private message kasama na po yung mga impormasyon na kinakailangan natin para po ma-verify ang kanilang reklamo. Susunod po kay mula naman kay Hanamichi Sakuragi.
Good day po, ma'am. Ask ko lang po, bakit until now, wala pa rin po natatanggap na SAP? Director Budeng. Marami na pong na-distribute na SAP. Sa katunayan is winding down na po tayo sa pag-distribute ng SAP Bayanihan 1. Katulad ng sinabi natin kanina na baka may problema lang doon sa mga data ninyo. So, kailangan na makipag-ugnayan kayo kaagad doon sa regional office ng DSWD. No, importante yan kasi sila naman ang gumagawa ng payroll. Halia Alba de Guzman, good PM po. Okay. So, marami pa po tayong tinatanggap ng mga katanungan dito. At nagpapasalamat naman po tayo sa ating mga kababayan na patuloy na nagtitiwala sa DSWD at ipinapaabot po ang inyong mga hinaing o mga reklamo. Pinagsisikapan po ng DSWD na tugunan ang lahat ng ito. Importante lamang po na maipahatid nyo sa amin ang inyong kompletong detalye para amin pong ma-verify, ma-check po namin sa ating master list at upang matulungan din kami na mabigyan kayo ng kasagutan sa inyo pong mga katanungan. At bagamat marami po o ninanais po namin na sagutin lahat ito ngayon sa oras na ito, nais namin pong banggitin na ang mga messages po na nakapost sa aming Facebook account ay sasagutin na lang po namin isa-isa through private message. Maraming salamat po sa inyong pagtutok at pagsubaybay. Nawa po, nabigyang kasagutan ang ilan po sa inyong mga katanungan. At sana po nakapulutan din ito ng mahalagang impormasyon na maaari rin po niyong ibahagi sa inyong mga kasamahan. Batid po namin ang inyong mga karaingan at naipapaabot din sa amin ang inyong mga katanungan. Kaya't makakaasa po kayo na patuloy kaming tatalima at tutugon. Sa hapong pong ito, kami nagpapasalamat sa ating mga partners mula sa PCOO, sa RTVM at sa PTV4, sa Philippine Broadcasting Service para rin po sa pagsasahin papawid ng aming virtual presser ngayong araw. Nagpapasalamat din po kami sa aming mga kasamahan dito sa DSWD mula po kay Director Budeng ng Agency Operations Center, gayon din sa ating mga kasamahan from the Financial Management Service, from the ICTMS at iba pong mga kasamahan dito sa Social Marketing Service. Dito na po nagtatapos ang aming programa. Ako po, si Irene Dumlao. Magandang hapon po sa ating lahat.